Again, para sa ating Module 7, CSP 9. Module 7, ang paggawa bilang paglilingkod at pagkataguyod ng dignidad ng tao. So ano ba ang inaasahan may pamalas mo? Napaglingkuran ko ang aking bayan. Ito ang sagot ng isang sundalo sa isang pastor sa tanong nito kung bakit pinili niya maging sundalo sa kabila ng panganib ng ganitong trabaho. So ang kabataan tulad mo ang may ganitong motivasyon sa pagpili ng trabaho sa inharap. Sa namang gawain na itakda mong gawin, sinasaalang-alang mo ba ang kabutihang may dudulot nito sa iba, sa pamilya, sa paaralan, o pamayanan? Ani Thomas Edison, ang inventor ng bombilya o bulb. Ang dahilan kung bakit hindi nakikilala ng maraming tao ang oportunidad ay dahil mailan tulad ito sa isang mabigat na gawain na hinahamon ang tao na magsumikap anuman ang balakid sa paggawa nito. Ano-ano ang oportunidad na napapaloob sa paggawa? Ano ang may dudulot ito sa tao, sa kanyang kapwa? At lipon ang kanyang ginagalawan, gabay ng isang basahin at ang tanong inasahang masagot mo. Sa module na ito ang mahalagang tanong, bakit nga ba mahalaga ang paggawa ng tao? Ano ang mabuting may dudulot nito sa iyong pagkatao o sa ating pagkatao? So yan ang ating pag-aralan ngayon sa module 7. So ang paggawa bilang paglilingkod at pagtaguyod ng dignidad ng tao. Ano ba ang kahulugan ng paggawa? Bakit ito mahalaga para sa isang tao? Karapat dapat bang maunawa ng lahat ng tao ang tunay na esensya ng paggawa? Ang alaling ito ay maitulong sa iyo, makakatulong sa iyo upang lubos mong maunawaan ang malalim na kahulugan ng paggawa. Bilang kabataan, nagsimula na marahil mabuo sa iyo ang pananaw sa paggawa. Bilang realidad ng buhay, isang bagay na hindi matatakasan at kailangang harapin sa bawat araw. Daan ng panahon, matutuhan mo ito. Kung bakit mahalagang ikilalain ang paggawa bilang malaking bahagi ng iyong pag-iral bilang tao. Ito ay tinuturing isang tungkulin kailangang isagawa na may pananagutan ayon kay Esteban S. J. 2009. Ayon sa aklat ng work, The Child of Values Education, ang paggawa ay isang aktibidad o gawain ng tao. Maaari itong manumano katulad ng paggawa ng bahay o manual, no, labor. Maaari rin itong nasalarangan ng ideya katulad ng mga nag-iisip ng patalastas o anunsyo para sa mga produkto at commercial na pagsulat ng aklat. Ito rin ay resulta ng pagkilos ng tao na may layuning makatugon sa pangailangan ng kapwa. Kung tayo ay gumagawa, hindi tayo gumagalaw o kumikilos sa anumang tulad ng hayop o makina. Tao lamang ang may kakayahan sa paggawa. Ang paggawa ay para sa tao at nilikha ng tao para sa paggawa, according sa Institute for Development Education noong 1991. Ang paggawa ay isang gawain ng tao na nangailangan ng orihinalidad, pagkukusa at pagkamalikhain. At ang produkto nito, material man o hindi, ay magbubunga ng pagbabago sa anumang bagay. Halimbawa, ang isang karpintero na gumawa ng isang maysa ay nakapagbibigay ng isang saysay sa kahoy ng kaniyang ginamit upang maging kapaki-pakinabang para sa tao. Kung wala ang mga ito, kilos ay hindi matatawag na paggawa. Ang paggawa ay anumang gawain, pangkaisipan man o manual, anuman ang kalikasan o kalagayan nito, makatao na rapat para sa tao bilang anak ng Diyos. May mga bagay na inilaan na gawain ng tao dahil siya ay bukod tanging nilikha. Sa simula pa lamang ng paglikha sa tao, inilaan na siya upang gumawa ng mga katangi-tanging gawain. Ipinagkatiwala sa kanya ang pangalaga at pamahala sa lahat ng kanyang mga nilikha, yung kay Adan noon. Inilaan siya upang gumawa ng mga katangi-tanging gawain. So sa lahat ng mga nilikhang may buhay, tanging ang tao lamang ang inaatasan ng mga gawain. Mga gawain ginagamitan ng talino. Hindi katulad ng mga hayop na gumagawa lamang kapag ginagabayan o inaatasan ng tao o maaaring gumawa lamang sila sa dikta ng kanilang instinct o kaisipan. Upang matugunan ang kanilang pangailangan, taliwas mga hayop may malalim na layunin ang paggawa ng tao. Patunay ito nakakayahan sa paggawa ng ang isa sa dahilan upang magamit ang tao sa kanyang kalikasan. Hindi maaring ihalin tulad sa iba pang mga nilikha ng Diyos ang tao. Hindi matawag ng paggawa ang ginagawa ng mga hayop upang matugunan ang kanilang mga pangailangan. Sa mga tiwid, tao lamang ang may kakayahan sa paggawa. Pag-iral, siya ay gumagawa at sa pamamagitan ng paggawa, napatunayan ang isa pang dahilan ng pag-iral ng tao, ang pagiging bahagi ng isang komunidad. Ang gumawa hindi lamang para sa kaniyang sarili, kundi para sa kaniyang kapwa at sa pag-unlad nito. So kung gagawa ka, dapat iisipin mo na ang kapakinabangan, no, ng iba, pati rin ang sa iyo.
So, yun ang ano. Ang mga layunin ng paggawa. Una, upang kitain ng tao ang salapi na kanyang kailangan o pamatugunan ang kanyang mga pangunahing pangailangan. So, kaya nga daw gumagawa tayo para may ano tayo, no? Salary o sweldo. Hindi mabubuhay ng maginhaw ang tao kung hindi siya magtatrabaho. Sa kasalukuyang panahon, mahalaga ang pera dahil sa papelito sa pagbili ng mga produkto at serbisyong kailangan ng tao. Kailangan ng tao ang gumawa para mabuhay. Hindi maaaring maging katulad siya ng isang parasite na laging inaasa sa iba ang kanyang ikababuhay. Pag sinabing parasite, tulad ng kuto, lamok. No? Hindi nabubuhay ang lamok kung wala ang tao. So, kailangan niya magsipsip ng dugo. Yan ang ibig sabihin ng parasite. So, yan na ano, ito ang dahilan kung bakit ninanais sa mga magulang na makapagtapos ng pag-aaral ang kanilang mga anak upang makakuha ng disenteng trabaho ang mga ito at hindi makaranas ng kaparehong kahirapan. So, kaya nga, pinapaaral tayo ng ating mga magulang para hindi ka maghihirap. Ngunit, kailangan laging isaisip at isa puso na hindi tayo dapat magpakaalipin sa paggawa. May mga tao ang paggawa na lamang ang saysay ng kanilang pag-iral. Sa pagkataong ganito, hindi lamang nakikita ang tunay na malalim na kahulugan ng buhay. Hindi makakaila ang halaga ng paggawa, ngunit ang Diyos at hindi ang paggawa ang pinagmulan ng pagtunguhan ng buhay. Kung ang tanging layunin ay makuha ang lahat ng mga material na bagay na madalian o panandalian lamang, malayong mauwi ito sa kasakiman at sa patuloy na paghangad na makakuha. Ang higit pang kailangan, individual man, pamilya o mga bansa, ay kaya mabilanggo sa labis na kasakiman. Mayaman man o mahirap ay maaring maging biktima ng materialismo. So, masama rin yung masyado kang materialistic. No, lagi mong iniisip na magtrabaho ka, gagawa ka lang para sa pera. Na rin maganda, no? Materialistic yon. Mahalaga rin isa puso na hindi ang paglaki o paglawak ng pag-aari ang pinakamataas na layunin ng tao o mga bansa sa kanilang pag-iral. Hindi natin nanaisin ang patigasin nito ang puso ng lahat ng mga tao at papigilan ang tao sa na magsama-sama dahil sa pagkakapatiran kundi dahil sa kanilang mga pansariling interes. Ang mga ito ay magiging sanhi ng hindi pagkasundo, pagkawatak-watak. Ang pagkagahaman ng tao sa material na pag-aari ang siya magiging malaking balakid para sa ganapan ng tao at paggamit ng kanyang tunay na kadakilaan. So, masama yung sakim, no? So, number 2, upang makibahagi sa patuloy na pag-angat at pagbabago. So, una, number 1 kanina, yung bakit ka gagawa. Siyempre, gumagawa ang tao para magkaroon ng ikabubuhay. Number 2, upang makibahagi sa patuloy na pag-angat at pagbabago ng agham at teknolohiya. Pinagkalooban ng Diyos ang mga tao ng talento upang gamitin ito sa pag-unlad niya at sa pamayanan. Mahalagang taglayin ang lahat ng mga tao ang malalim na pagnanais na maibahagi ang kanyang kakayahan para sa kaunlad ng lipunan dahil sa matatanging talino ng tao na ipinagkaloob ng Diyos. Napagyayaman ang agham ang teknolohiya. No? Teknolohiya yung iba't ibang pamaraan ng paggamit ng makinarya. Nakakalikha ang tao na mga teknolohiya bunga ng kanyang patuloy na pag-aaral sa na pangangailangan ng tao. Napapadali at napapabilis ng kanyang produksyon. Nakikita ang tulong na naibigay ng agham at teknolohiya upang mapadali ang pamumuhay ng tao at mapaunlad ang ekonomiya. Isa ring milestone o fenomeno na hindi maiwasan ang hindi maaring talikuran. Kailan lamang masiguro na hindi gagamitin ito upang mawala ng salbi ang tao. Ginagawa ito upang katuwang at hindi kaparit ng tao. So, mahalaga talaga ang teknolohiya. Kaya nga, kung walang teknolohiya, halimbawa magkasakit ka, meron kang ioperahan sa katawan mo, kung walang modern technology, so mamatay ka, sakit sa puso, no? Walang heart transplant. So, ang modern technology ang nagbibigay niyan. Kaya nga, mahalaga rin ang teknolohiya o pamakibahagi sa patuloy na pag-angat ng pagbabago sa agham ng teknolohiya. Yan ang number 2. Number 3, upang may angat ang kultura at moralidad na lipunang kinabilangan. Hinaharap natin sa kasalukuyan ang realidad ng maraming tao ano tuntun o natutuon na lamang ang pansin sa paggawa upang kumita ng salapi. Nakatuon na lamang ang layunin sa pagsikap sa paggawa para sa pansariling pag-unlad. Mahalagang maunawaan na ang paggawa ay mayroong palipunang aspekto at hindi kailang ihiwalay ang pananagutan natin para sa pag-angat ng kultura at moralidad na lipunang ating kinabibilangan. So, nakakalungkot na dumarami ang bilang ng tao na tinuturing na hanap buhay ang magbinta ng pinagbabawal ng gamot sa mga batang walang kamalay-malay. Ang magnakaw ng sasakyan at magbinta nito sa iba o ang binta ang sarili, kapalit ng anumang halaga. Hindi malinaw kung pikit mata ang lamang ng ginagawa. Dahil sinasabi nilang wala na silang mapagpipilian
o kung talagang mayroong mali sa kanilang sistema na pagpahalaga. Hindi ito ang tunay na layunin ng esensya ng paggawa. Sa ganitong sitwasyon, unti-unting hinahatak pababa ang antas ng moralidad ng lipunan. At higit sa lahat ay minumawasak nito ang pagkatao ng tao. Kung halimbawa ikaw ay nagbibinta ng aliw, gaya ng isang babae o di kaya lalaki, no, nagbibinta ng aliw, so hindi yun maganda dahil sa binababa mo ang iyong moralidad o ang pagkatao mo. O, binababoy mo ang pagkatao mo. So, mahalaga na maunawaan na ang paggawa ay narapat na patuloy na magpayaman sa kulturang lipunan na kinabilangan. Hindi nito dapat na pinapatay ang ating pagkakilanlan para lamang makasunod sa agos ng modernisasyon. Number 4, upang tulungan ang mga nangangailangan. Ang paggawa ay isang obligasyon, isang tungkulin isang tao. Kailangan gumawa ang tao upang tumugon sa ninanais ng Diyos at pangailangan. Napanatilihin at pagyamanin o paunlarin ang sangkatauhan. Ang paggawa isang moral na obligasyon para sa kapwa sa kanyang pamilya. So that's moral obligation. Kaya nga gumagawa tayo para naman makatulong tayo sa ating pamilya at sa ating sarili. Hindi tayo mga palamunin lang. So makikita sa lipunan, hindi pantay ang pagkakahati-hati o distribution ng yaman. Hindi ito nangahulugang tamad ang mga mahirap at masipag ang mayayaman. Maring maging mahirap ang isang taong hindi nabigyan ng pagkataong makapag-aral at dahil dito, hindi makapili ng trabaho may mataas na sahod. Ang taong binigyan ng labis ay mayroong mas malaking pananagutan na mabahagi ang yaman para sa kapwang nangailangan. So sa panahon ngayon, talagang no left behind. Lahat tayo makapag-aral kung talagang may diskarte tayo. Marami dyan mga foundation na makatulong sa atin para tayo umangat ang ating buhay at makapag-aral. So ang kailangan lang, maghanap ka, kumilos ka, at maghanap ka ng paraan, sa mabuting paraan. Number 5, upang higit na magkaroon ng kabuluhan, meaning ang pag-iral ng tao, ang buhay na walang patutunguhan ay walang katuturan, at ang paggawa ang nagbibigay ng katuturan dito. Sa pamamagitan ng paggawa, nakakamit niya ang sumusunod, nakakayanan niyang suportahan ang kanyang mga pangailangan, napagpapayaman ang kanyang pagkamalikhain, napapataas ang tiwala sa sarili, nabibigyang dangal ang kanyang pagkatao, nagkakaroon siya ng pagkataon makasama at makasalamuha ang kanyang kapwa at mapaglingkuran ang mga ito, nagkakaroon siya ng pagkataon na isabuhay ang tunay na pagbibigay, nagbibigay rin siya ng pagkataon bilang individual at kasapi na salipunan na may pagpatuloy ang kanyang bokasyon at bilang katuparan nito, nagiging kabahagi siya sa paggawa tungo sa kaganapan sa sarili at kapwa. Nagagampanan niya ang kanyang tungkulin sa Diyos. No? Kailangan ibigay ng taong lahat ng kanyang mga kaya sa paggawa upang kanyang matamasa ang bunga ng kanyang pinagpaguran. Nakakalungkot na may mga taong tinitingnan ang paggawa bilang tunguhin o goal at hindi daan means sa paggamit ng tunguhin. Inaakala ng marami na ito na ang kaganapan ng kanilang pagkatao. Ngunit sa maraming mga pagkakataon na hinuha ng tao kahit gaano kalayo ang kanyang narating, kahit gaanong yaman ang kanyang naipon o kahit gaano nakataas ang galang ng ibang tao sa kanya, dahil sa kanyang nakamit na tagumpay, hindi pa rin nakamit ng tao ang tunay na kaligayahan na siyang pinakahuling tunguhin ng tao. Kailangang maging malinaw na ang napagbibigay ng iyong lahat ng panahon at pagod sa paggawa ay hindi dapat mawaglit sa pag-alay nito para sa kapurihan ng Diyos. Yun ang sinasabi natin sa hierarchy of needs nga ni Harold Maslow. So, yung pinaka-tuktok ng pyramid doon, yun ang kaganapang pagkatao. Meaning, naabot mo na ang success. No, naging matagumpay ka na tao sa mabuting paraan. So, ang subhito at objeto sa paggawa, meaning ang subject at object sa paggawa. Ang objeto o object na paggawa ay ang kalipunan ng mga gawain, resources, instruments at teknolohiya na ginagamit ng tao upang makalikha ng mga produkto. Ang manakagisa ng tao na uri ng paggawa ang ginagamitan ng kamay, pagod at pawis ay unti-unti na nababago dahil sa pagsulong ng makabagong makinarya. Ng tao na rin ang nagdesinyo ng gumawa. Hindi may pagkakait na ito ang nagdulot ng malaking pagbabago sa sibilisasyon. Napakalaki ng tulong na naibigay ng teknolohiya na padali nito ang trabaho ng tao at naitataas ang kanyang produksyon. Nilikha ang teknolohiya upang paunlad ang gawain ng tao. Ito ang dahilan kung bakit patuloy ang tao sa paglikha ng mga makinarya na nakatulong upang mas maging madali ang paggawa para sa tao. Ang teknolohiya ang katulong ng tao. Ngunit dahil dito sa mga pangyaring ito, unti-unting nagiging kaaway ng tao ang teknolohiya na wala na ng malawak na kontribusyon ang tao sa paggawa.
Hindi na niya maramdaman ang kasiyahan at hindi na nahasa ang kanyang pagiging malikhain. Dahil inaako na ng makina ang bahaging dapat gampanan ng tao. Hindi na nakikilala ang kanyang pagkamalikhain at malalim na panagutan. Mahalaga ito upang patuloy na maramdaman ng tao ang kanyang halaga sa proseso ng paggawa. Ang pagdami ng mga teknolohiya sa paggawa ang siyang umaagaw sa tao sa kanyang trabaho. Yung sinasabi nating robotics, pro robot na lang ang gumagawa, no? Umulumalabas na ang tao na ang nagiging alipin ng teknolohiya. Yan ang di maganda. Maging alipin tayo ng robot o mga makina, no? Tunay na ang pag-unlad ng teknolohiya ang isa sa palatandaan ng pag-unlad ng ekonomiya ng isang bansa. Ngunit unti-unting nang nailalayo ng tao ang kanyang tunay na esensya sa mundo. Ano ba ang esensya o halaga ng tao sa mundo kung puro robot na lang ang gagawa, no? So ang paggawa ang daan tungo sa una, pagbuo ng tao ng kanyang pagkakakilanlan at kakayahan. Number 2, paggamit ng kaganapang pansarili. Number 3, pagtulong sa kapwa upang makamit ang kanyang kaganapan. So dahil sa taglay na kakayahan ng tao, siya ay bibigyan ng Diyos ng karapatan ng tungkulin ng mamahala sa mundo at sa iba-iba pang nilikha. Ang tao lamang ang may kakayahan na kumilos, bunga at proseso ng kanyang pag-iisip. Magpa siya para sa kanyang sarili at ilalani ng lubusan ng kanyang sarili. Nasa kanya ang kakayahan na gumawa at gumanap ng iba't ibang kilos na kailangan ng proseso ng paggawa. Sa makatuwid, maituturing na ang subhito o subject ng paggawa ay ang tao. So tayo ang subject, tayo ang focus dito sa paggawa. Kasi ang tao ang gumagawa o kumikilos. Ang object, ito yung makina. So that is the object, a makinarya. So ang tao ang subject, no? So without tao, walang makina, walang robot. Kasi tayo man, tao ang nag-iimbento nito. Gamit ang ating isip o talino. Ang tao ay nabubuhay sa mundo upang gumawa. Ngunit mahalagang tandaan na ang paggawa ay para sa tao. At hindi ang tao para sa paggawa. Meaning huwag tayo magpakaalipin sa paggawa o trabaho lang ng trabaho. Hindi maaring ituring ang tao bilang isang kasangkapan na kinakailangan para magpayaman ang paggawa. Bagkus, kailangan niya ang paggawa upang makamit niya ang kanyang kaganapan. Ang sinumang magturing sa tao bilang kasangkapan sa paggawa ay sumisira sa tunay na esensya ng paggawa at naglalayo sa landas patungo sa tunay na hantungan ng tao ang kanyang kaganapan. So masama yung magpakaalipin, no? O alipinin tayo ng ating trabaho. Dahil mawawala ang ating tunay na success. So dapat kung maging successful tayo na tao, tayo ay tunay na masaya. Ang halaga ng paggawa ay hindi nakakita sa proseso ng paggawa o sa paproduktong bunga nito, kundi sa katotohanan, ang gumagawa nito ay ang tao. Ang produkto ng paggawa ay dedikasyon. So may dedikasyon tayo o pagmamahal ng taong gumawa nito. Ang dignidad na dumadaloy sa paggawa ay nakikita sa taong gumagawa nito. Mas kailangang manaig ang subhito kaysa obhito ng paggawa. Meaning dapat manaig ang tao. Na manaig tayo over sa ating mga object. Hindi nasambahin na natin ang ating mga creation o invention. So, ang panlipunang dimensyon ng paggawa. Ang paggawa ay mayroon ding panlipunang dimensyon. Ang gawain ng tao ay likas na nakaugnay sa gawain ng kanyang kapwa. Ang paggawa ay paggawa para sa kapwa at kasama ang kapwa. Ito ay paggawa ng isang bagay para sa iba. Hindi ba't alam naman natin, ang bunga nating ginagawa ay para sa kapakinabangan ng mas marami? Ang bunga ng paggawa ng tao ay nagbubukas para sa pagpapalitan o barter, ugnayan at pakikisangkot sa ating kapwa. Ang panlipunang ng kalikasan ng paggawa sa tunay na tataya sa paggawa, ito ay dahil hindi magbunga na pagsikap ang tao kung wala ang kanyang kapwa. Kung walang pamantayang pangkaayusan ng lipunan na naglalagay sa limitasyon sa paggawa at sa panggagawa, kung hindi magkaugnay ang mga hanap buhay na umasa sa isa't isa o interdependent at hindi magtutulungan ang lahat upang gawing ganap ang bawat isa at ang pinakamahalaga hanggat hindi magkakaisa ang isip, material at bagay at paggawa upang sila ay maging buo. So mahalagang parang isa-isang taong kumikilos ang lahat. Mahalagang naibabahagi ang pag-asa, paghihirap, pangarap at kaligayahan. At nagbubuklod ang loob, isip at puso ng lahat ng tao habang gumagawa. Sa pagkakataong ganito, nakakamit ang tunay na pagkakapatiran, ang tunay na panlipunang ng layunin ng paggawa kung may pagkakaisa. Ang tunay na halaga ng tao ay nakabatay sa kung paano niya pinagsikapang hubugin ang pagkatao tungo sa kabutihan. Hindi ito nakabatay sa hari o yaman. Mahalagang iyong tandaan na ang paggawa ay higit pa sa pagkita lamang ng salapi. Ang pinakamataas na layunin ng paggawa
ay ang pagkamit ng kaganapan bilang tao. Meaning, tunay ka na successful, masaya. Hindi na mayamang mayaman ka, pero ano ka, no? Malungkot ka dahil walang nagmamahal sa iyo. No? Mahirap yon yung mayaman, pinakamayaman kang ng tao, pero wala kang love life. No? Mahirap yon. So, kailangan complete, no? Completo ricados. May pera, may love. No? Kaya nga, love makes the world go round. So, kailangan, kung tunay mong mahal ang iyong sarili, gumawa ka ng, yung bang, huwag ka magpa-overstress. Huwag sobra-sobra na trabaho ka hanggang mamatay ka, no? Sobrang trabaho, na-stress ka na. Nagpapagutom ka na. Dahil trabaho ka ng trabaho. So, hindi yun maganda. So, ang subject ng paggawa is ang tao. So, mahalaga ang tao para yumaman ang ating bansa, ang ating pamilya, umunlad. No? So, dyan nagtatapos ang ating topic about sa module 7 na ito, ang paggawa bilang paglilingkod. So, meaning, gagawa ka para maglingkod ka o mag-serve sa tao, no, to serve people. At pagtaguyod ng dignidad ng tao, siyempre, kung magtrabaho ka, bantayan mo rin o alagaan mo rin ang iyong puri o ang iyong dungog kag himaya, no? Bantayan mo yun. So, hindi nga gumagawa ka para yumaman ka, so baligya mo yung sarili mo, di maganda. So, kaya nga sinabi ng God, if you want to be a good servant, so number one pa rin, no, you serve God, you serve people. So, talagang tunay kang magsiserve, no? Paglilingkuran mo ang kapwa mo. Una sa lahat, at ganun din ang Panginoong Diyos. So, kung may Diyos ka na tunay sa iyong buhay, so, tapat ka na magtatrabaho. Hindi ka, ano no, yung bang nangurakot o nagnanakaw ng salapi ng bayan o di kaya nag-iimbot. O sabihin natin ng daraya, masama yon. So, dyan nagtatapos ang ating module 7 at sa hindi pa naka-subscribe sa vlog na ito, pindutin lang o i-click lang ang subscribe sa baba. At muli, mga junior high school, maraming salamat sa inyong panunood ng vlog na ito. God bless us all.